Isang malamig na panahon po sa ating lahat ngayon. Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo ay safe at patuloy po tayong mag-ingat kasi masama pa rin po ang lagay ng panahon. Kaya ngayon naisipan kong magluto muli ng may sabaw na ulam kasi po malamig ang panahon, masarap humigop ng masabaw na ulam. At madali lang naman po itong gawin. Unang-una, meron ako ditong 5 piraso isda, cream dorit po yata yung tawag dito. Bali, nilagyan ko lang ito ng asin. Pagkatapos, ay ipiprito muna natin. Kung gusto niyo po na medyo toasted ang inyong prito, okay lang po yun. Pero sa akin, hindi ko na po ito masyado tinoasted kasi lulutuin pa naman natin ito. Nasa inyo nga rin po yung gagamitin yung isda. Ay, anong isda po is pwede po gamitin. Ako kasi na ano ko dito sa cream dorit na isda. Kaya ayan, namili ako. Bali, may git 100 pesos lang po yung bili ko kasi 5 pieces lang naman po. Pagkatapos natin itong maprito, mampainit lang tayo ng mantika. Yung mantika kong ginamit is yung pinagprituhan kung wala ako ng konti. Kasi hindi naman po masarap pag sobrang mamantika. Pasensya na kayo mga mare kasi po medyo maingay yung aking kapaligiran dahil umuulan po dito at isa pa yung aking pusa is makulit. Sigaw ng sigaw kaya pasensya na po kayo kung may naririnig kayong mga ingay. But anyways, eto na ha, ginisalamatin yung sibuyas. Isinunod ko na po yung kamatis. Gisa lang natin itong mabuti hanggang sa mag-aromatic na po yung ating mga ginisa. Then, sinunod ko na dito itong miso. Binili ko rin po ito sa palengke na halagang 20 pesos. Sinabay ko na po ito sa paggisa para po maging malasa talaga yung ating sinigang sa miso. Then, sinunod ko naman yung labanos. Maliit lang po na labanos ito kasi minsan, paniwala kayo sa hindi, natitira talaga yung mga gulay kapag ang ulo natin is may sabaw. Natitira yung mga gulay kaya mas mainam na konti lang yung nilalagay kong gulay. Then nilagyan ko na rin ng tubig. Sa tubig po is 500 ml yung nilagay ko. Pagkatapos 2 pirasong siling panigang, hinati ko po sa gitna at nilagay ko na rin ko yung natitira pang miso kasi medyo nakulangan pa ako sa lasa. Pagkatapos nito, i-mix lang natin ng mabuti para matunaw po yung miso. Tapos tikman at kung hindi pa tayo satisfied sa lasa, nasa atin na po yun kung ano yung ilalagay natin. Bali, dito nandagdag pa po ako ng 1/2 teaspoon na asin. Nasa panlasa na po natin yun kung paano tayo mag-a-adjust sa ating mga niluluto. Then, lulutuin lang natin itong ating labanos. Dapat po maluto itong mabuti kasi medyo matigas po ito eh, kaya medyo matagal siyang maluto. Papakuluin lang po natin ito ng papakuluin at pang okay na po siya. Malambot na yung ating labanos, pwede na po nating ilagay yung ating susunod na ilalagay. Ito pong mustasa. Yan, ilagay natin ito kasi hindi naman to matagal maluto. Basta papakuluan lang natin ito ng papakuluan uli para lumambot po yung ating mga gulay. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo. At pagkatapos nito, madali na lang po itong maluto. Yan, tapos mag-adjust na rin sa panlasa. Yun na yung final na panlasa natin. I-ano na natin, iayos na po natin. So kapag okay na po ang lahat, ilagay na natin yung ating prinitong isda. Dito po ay hindi na natin ito kailangan lutuin pa na matagal. Once na nilagay na natin yung prito, i-off na natin yung ating apoy. Yan, okay na po yan. At sa ilang minuto, ito po yung ating sinabawang isda. Sinigang sa miso. Ang sarap nito mga mare, promise. Masarap igrupin ito, masarap i-partner talaga sa anin. So, paano mga mare? Hindi ko na muna habaan ang ating video for today kasi hahainin na namin ito habang mainit pa ang sabaw. Sana po ay may naibahagi na naman ako sa inyo isang simpleng recipe. May sabaw na ulam na maaari nyo pong idagdag sa inyong pang-ulam sa araw-araw. Sana po abangan nyo muli ang aking mga next vlog na maibabahagi ko po sa inyong mga recipe. Salamat po sa panonood. Bye-bye po. God bless and happy cooking!